yung bilis-bilisan. Kasi dami pa akong gagawin. My God. So, ang luto ko nito is biryani. Ito na naman ang luto natin. Biryani shrimps. Ay, nako, Diyos ko. Mamaya, papunta yung mga kasamahan ko. Katulong ng alaga ko ito. Adubuhin ko na naman itong ulo. Kaya magsip-sip naman kami mamaya sa ulo. Kaya, kailangan sabay-sabayin ko ito mamaya. Trabaho. Pag doon ako sa kalan, lahat ng sa kalan na gawain doon na. Hirap. Tagaluto. Hirap ang tagaluto. Pero sa katunayan, hindi naman sa pagmamayabang. Lahat ng mga kaibigan ni nanay, katulong ng pamangkin ni nanay, kapatid, magsabi sila sa akin na ano, iba daw talaga ako magluto. Sabi ko sa sarili ko, talagang ibang-iba kami. Kasi yung ibang tagaluto, walang, kumbaga, walang pagmamahal sa niluto nila. Basta lang na ganun niluto. Eh, ako kasi, sensitibo din itong tiyan ko. Kailangan, ako ang gumawa. Eh, akin ang masunod. Kahit recipe nila sa paglilinis, ako talaga masunod. Kaya ibang-iba kami, kasi iba din ang kamay namin. Kaya iba din ang lasa. Yung tagaluto kasi dito, ma-India, ma-Sri Lanka, ma-Bangladesh. Iisa lang sila ng panlasa. Hindi, halimbawa ito, hipon. Hindi mo na malasahan ang katas ng hipon nang dahil sa daming nilalagay na mga powder, mga dahon-dahon. Umaalingasaw na yung amoy sa dahon at saka sa powder. Kasi yun ang panimpla nila din. Dito din sila masisisi. Kasi yun ang panimpla nila. Kaya minsan, yung katawan nila amoy, di maintindihan. Nang dahil din sa kinakain nila. Ako, maglalagay naman ako ng mga ganyan kasi hindi naman pwede na hindi ito lagyan. Kasi kakambal na talaga yan dito sa pagluluto. Kung anong putahe ang lulutuin mo, kakambal na talaga yung mga dahon-dahon. Pero depende sa'yo yan kung damihan mo. Kasi matapag ang amoy sa mga dahon-dahon na yan eh. Kaya marami talaga maghahanap sa luto ko. Tuwing every Friday, magpunta doon sa mother house.
mama ng nanay ko. Minsan, magluto ako dalhin doon. Magtatapok-tapok yung mga kapatid na katulong. Walang ibang hahanapin. May luto ba daw ako? Eh, minsan magluto, minsan hindi. Pag magluluto ako, 100% una magalaw ang pagkain dito. Na-appreciate ko naman yung mga ano nila sa akin. Kasi minsan din si nanay magsabi sa akin, ubos ang kanin dito sa bahay. Yun ang unang naubos. Proud din si nanay basta yung pagkain na dala niya is maubos. Or kung hindi maubos, yun ang unang kinakain. Minsan damihan ko kasi may mga katulong doon na pagdating sa kanila, wala talagang kain. Hindi maiwasan. Kaya minsan, magdala siya ng balungan. Magbaon siya. Magdala. Eh, may mga gamit sa alaga, mga dumihin. Doon niya ilalagay yung balungan, yung balunan sa restaurant. Yan. Yan ang paglagyan niya. Kaya minsan, remisis yan sa akin na may luto ba daw doon sa may niluto ba daw ako para doon sa mother house. Kaya magdala na yan ang balunan. Hindi naman sa pagmamayabang, pero ganun talaga. Minsan magtatanong pa yan sa nanay. Eh, Pausia yung pangalan ng nanay ko. Pausia, katulong mo ba ang nagluto nito or order daw sa restaurant? Sabi ni nanay, katulong ko. Tapos may nagsabi, bakit hindi na lang ako daw magtrabaho sa restaurant? Sabi ko, bahala kayo dyan. Basta, yan na ang nakaugalian kong ano sa pagluluto, style. Eh siyempre, pag pangkalahatan na, eh malalaki yung pagsidlan namin ng kanin. Eh siyempre, lagyan mo pa lang ng mga abubot-abubot para pagbukas nila sa pagkain. Eh siyempre, may mga design-design din. Kahit limon man lang or parsley leaves or round-round na sibuyas or ginadgad na carrots or yung parang pinuporma mo yung may ganun giring-giring sa gilid, yung pormang araw. Depende sa akin kung anong ipuporma ko. Eh, siyempre, pagtingin nila, eh, parang restaurant din. So, yun na nga. Dito na lang magtapos yung ano natin. Kasi marami pa itong babalatan ko, hindi ko na mapakita sa iyo. Ay, pakita ko na lang. Pagkatapos ko magbalat, hihiwain ko yan sa gitna. Kukunin yung ay wala mang itim. Kukunin yung itim dito, tulad nito. Oh, tulad nito. So, ayun na, na-demonstrate ko na sa inyo kung paano ako maglinis. So, hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood. Salamat din sa walang sawang
panonood sa aking mga videos. So, kung baguhan ka pa sa channel ko, please subscribe my YouTube channel, Nadira Ibe, and don't forget to click the bell.